partner, ang politika sa Calamba, Laguna, eh parang no, samot-saring kakanin. Mm-hmm. Makulay. Makulay. Ha? Makulay at iba't ibang issues ang naglalabasan. Ano? Lalong-lalo na dito sa bisita natin. Oo, dahil hindi mo may kakaila, matagal na silang naninilbihan. Mm-hmm. Pag sinabi mo ang apelido nila, mm-hmm, kilalang-kilala yan. Kilalang-kilala, at mukhang, eto ngayon, incumbent mayor siya, mm-hmm, pero magbabalik siya sa Kongreso. Kongreso. Nanggaling naman na siya sa Kongreso. Okay. So umiikot, umiikot. Mm-hmm. At ang kapatid niya ang papalit sa kanya, mm-hmm, sa posisyon niya ngayon. Gusto ko malaman kung yung mga residente doon, no, mga taga Calamba, Calambeño, mm-hmm, eh talagang naiibigan ba talaga ang pagsiservisyo ng mga Chipeco? Mm-hmm. O baka naman meron silang napupusuang iba? At pasagot din natin yung iba't ibang issues. Yes. Ang naalala ko dyan, yung Rizal Stadium na hindi daw matapos-tapos. Ang tagal na, no? Oh. Mamaya, mm-hmm, maririnig natin mula sa kanya mismo. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. As they say, all politics is local. Attorney Justin Mark Timmy San Buenaventura Chipeco belongs to a well-known family of politicians in Laguna. His father is Joaquin M. Chipeco Jr., to whom Timmy served as a protege when the former served during the 12th Congress from 2001 to 2004. When it's time for the 13th Congress, Calambeño saw Timmy run to replace his dad's seat in Congress, and he won. Attorney Timmy was able to keep the post for 3 terms, after which he ran for mayor of the city of Calamba in 2013, again to replace his father, and won. Now, his 3rd and final term in City Hall is almost up, and as you might have already guessed, Attorney Timmy is running again to replace his father, who held a seat in the House of Representatives. We welcome Calamba, Laguna Mayor Timmy Chipeco. Welcome to the show, sir. Well, good day to everyone. Thank you for having me on your show. Oh, in a few days na lamang po, eh, talagang magbobotohan na tayo. Kamusta po ang kampanya dyan sa may Calamba? Well, everything is okay. As we say it, as we go nearer to the election dates, it becomes more and more exciting, no? Nakakatuwa. Siyempre, alam na eh, kumbaga, candidates are already doing what they can do. Siyempre, to win the election, no? Kahit mang anong mga bagay, eh talagang, siyempre, the reason why we're running, of course, is we want to win. And the reason why we want to win is because we want to, you know, to serve in our own capacity as public servants dito sa aming bayan. Speaking of public service, pag sinabi nating Chipeco, uh-huh, katulad ng mga nakaraang programa natin, eh kilala na po ang mga Chipeco pagdating po sa politika, uh-huh, dyan po sa Laguna. Ngayon po ba, ilan po kayong Chipeco na tumatakbo sa Laguna, uh-huh, Mayor? Dalawa lang po. Dalawa lang po, ma'am. Uh-huh. Ma'am Shelly. Opo. Tama po ba na ito po yung isa ay, kasi nagkaroon tayo ng guest, yes, na lalabanan yung isang Chipeco na incumbent, uh-huh, incumbent konsehal. Yun. Well, ang totoo po ito, just to make this the record straight. Opo. The one you interviewed is my vice mayor. Magkakasama po kami since 2013. Uh-huh. They're part of my organization and group. Okay. And we're both on our last term. And so he filed for mayor of Calamba. Uh-huh. And my brother, who is also a first councilor of Calamba City, also filed, uh-huh, for the same position as mayor. So they are the direct opponents, so to speak. Silang dalawa ang magkalaban sa position ng mayor. Okay. At kayo po ay iiwan nyo na nga po ang pagiging mayor at ngayon po kayo ay tumatakbo bilang kongresista sa Lone, mm-hmm, District po ng, mm-hmm, Calamba. Mm-hmm. Yes, because I'm already on my last term. I'm prohibited by law, mm-hmm, to run for mayor. So now, okay, I'm seeking for, okay, election for the Lone District of Calamba. Mm-hmm. But take note, no, I have also been congressman way back in 2004 to 2013. Mm-hmm. Uh-huh. But that is on the second district kasi nagbago na po yan. Uh-huh. Dati yung 4 na bayan kami. Pero ngayon, sa dami na po ng tao sa Calamba, may nabuti, uh-huh, po na magkaroon na po ng sariling distrito ang, uh-huh, Calamba.
Mayor, dito na po tayo sa issues. Kamakailan po ay kinuha ng Commission on Human Rights ang inyong atensyon matapos sumitaw ang inyong video kasama ang Kabuyaw Councilor Tuti Caringal II na sumasayaw ng malaswa sa harap ng isang female supporter. Ito ba ay inyong pinagsisisihan at kayo ba ay humingi ng paumanhin sa female supporter na ito? Well, first of all, I would like to put it in the proper perspective yung nangyari po, no? Uh-huh. And I also would like to make a comment specifically to the spokesperson of the Commission on Human Rights. Okay. So what happened in that event, it was a private event that meron po kaming mga tao na nagkakaroon po ng konting kasiyahan. Siyempre, medyo masaya po yung event na yun. But prior to the small clip of that video, kasi yung babae yun, yung kasama mo po namin, na medyo kilala din po namin, ay talagang medyo, you know, we're just having fun, no? Wala namang kung mali siya sa amin yung nangyari to. In fact, yung pag-upo namin, in fact, she was the one trying to pull us there to sit down. Yun ang talagang nangyari doon. So, ang ginawa po namin, parang nagkatuwaan lang, upo naman, pero nothing malicious. Sabi nga, parang laro lang kami ng trip to Jerusalem, di ba? I mean, on my part, di ba? Mm. So, ang hindi ko lang po nagustuhan doon, dahil sa binigyan na kagad ng connotation, mali siya yung event na yon. I guess ang naging problema dito, Mayor, publicly ho, nag-circulate yung video. Lumabas sa publiko. Alam niyo po yun, it was a private event. May nakuha po, di ba ho, because of the social media, pinost. Na dapat naman talaga, hindi naman pinopost yun. Hindi naman, it's not a public event, it's a private event. At pagkatapos po naman, yung circumstances prior to that, incident na yon, meron pang mga nangyari na hindi naman, kumbaga hindi ho kami ng bastos doon sa baba. In fact, kung makikita nyo po yun sa clips niyo, yung mismong babae doon na natutuwa pa nga, nagkakasiyahan po kami. Diba? Hindi ko namin siya binastos, hindi po siya nagalit, hindi po siya nagreklamo, hindi po siya, in fact, pumunta pa ho yan sa nanay ko. Pumunta sa mother ko yan the following day kasi nga, because of the incident, pumunta siya mismo doon sa mother ko at nagkakabiruan nga. May clips pa nga ho kami nun. Tawa siya ng tawa. Sabi niya, kung pwede nga na ulitin daw. Ang nakakatawa doon, ang nagbigay ng mali siya po doon, ay yung mga, specifically yung Commission on Human Rights, no? If you interview that person, and I have an interview with my mother, kasama po nanay mo, may interview kami, nag-circulate dito, na hindi nga siya nagre-reklamo, natutuwa pa nga doon sa pangyayari yun, kasi hindi naman siya daming binastos. So ito ho ba ay ipinaabot nyo na ho itong inyong concern sa CHR? Ito ho ba'y na-plan siya na lumalabas ho ba? Dyan, it is not anymore my concern with whatever the CHR is saying, because sila po ang gumawa ng issue, hindi mo nung kami dito. Napanood lang nila, gumawa na sila ng judgment call. Tama ba naman yan? Sa isang agent ng gobyerno, commission ka pa naman ng human rights, wala kang due process. In fact, that is a violation of my rights. Kung may karapatan man sila, may karapatan din ako. Siya mismo, binayolate niya yung rights ko kasi walang due process. Na yan po ay nakasaad sa ating konstitusyon. Mayor Timmy, puntahan naman po natin yung inyong career. Ano po, sabi nyo nga, na-mention nyo, kayo naging congressman muna bago naging mayor. At ngayon po, gagraduate na kayo bilang mayor at magbabalik sa kongreso. Pero pareho nyo nang naupuan yung pwestong itong dalawang pwesto. Ano ang kaibahan ng pagiging mayor sa pagiging congressman? At saan ho kayo sa tingin nyo? Well, you're a lawyer, so parang tinisip ko, baka mas komportable ko ho kayo sa kongreso because sa pag-craft ng mga batas? Well, to tell you honestly, yung trabaho ng congressman at mayor talagang sobrang pagkakaiba. I'm really thankful for my kababayans for giving me the opportunity, you know, to experience both in my lifetime. You know, when you're in Congress, talagang importante na mayroon kang alam sa batas, sapagkat ang pinag-uusapan po dyan ay yung mga batas.
na gagawin po at yung mga mostly mga national issues ang pinag-uusapan natin dyan. So ang mga posisyon ng bawat congressman, mahalaga po yan sapagkat yan po mga talakayan. Ang tanong, Mayor Timmy, saan kayo mas komportable? Dito sa legislative work o dito sa executive work? Well, to be honest, I feel that I'm more of an executive person, no? Sa mayorship. No? Uh-huh. Kasi it takes somebody to become a mayor. Alam mo, yung mayor, you will have to make tough decisions. You know, decisions that really affect the lives of people. Uh-huh. Unlike Congress, you know, you make decisions based on the positions of the topic that you'll be discussed. Pero whether directly or indirectly it will affect people, medyo ano yun, kasi buong Pilipinas na pinag-uusapan dyan. Pero pag ikaw nasa executive, parang kang ama. Talagang yung everyday you have to make decisions. No? Whether it's good or bad, whether it will affect or people, talagang yan, araw-araw gagawin ko yan. At mas pagod po ako pag mayor talaga. Pagod na pag... Unlike in Congress, pagdating mo sa Congress, no, syempre medyo upo-upo ka, makikinig ka, pag-debate ka, magre-research ka. Pero kung mayor, talagang on the ground ka, hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Mayor Timmy, bago tayo mag-commercial break, ano, yung mga Chipeco, napakatagal na dyan sa Laguna, no? Specifically dito sa Calamba. Mm-hmm. Pero ang tatanungin ko, hindi ho ba nagiging issue ang political dynasty dyan sa lugar ninyo? Pero bago mo sagutin yan, Mayor, we'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. Tayo kami sa Ilocos Sur. Hindi Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Calamba Laguna Mayor Timmy Chipeco, now running for the Lone District of Calamba Laguna. At bago po tayo, Mayor, magderechahan, hanging question ni partner. Opo. Mayor, kayo po babalik na ulit sa Kongreso at ang papalit o hahalili sa inyo, tatakbo namang mayor ng Calamba, kapatid po, Chipeco na naman. Ang political dynasty ho ba hindi nagiging issue laban sa mga Chipeco? Well, alam niyo naman po that the issue of political dynasty is talagang hindi namin maiiwasan and I have to confront it. But we have to understand that sabi ko nga po, ang sagot po dyan, we don't inherit this position. Hindi po ito pinamamana sa amin. We really have to work hard for it. And ang tanong din dito, why are we still here? Because people trust us. Hindi naman po kami mga walang yang politiko na abusive of power. In fact, we're here to serve the people. Hmm. And tulad ng sinabi nyo, Mayor, di ba matagal na po mga Chipeco? Because, you know, people vote for us. They elect for us. Hindi naman po ito inherited eh. Mayor, dito na po, magderetsahan na po tayo. Mayroon po kayong isang minuto
para sagutin ang bawat katanungan. Unahin po natin, naging problema ng Calamba ang waste management dahil naging basurahan ng mga karating lugar tulad po ng Cavite at Batangas ang lungsod. Diretsahang tanong, paano po ninyo lilinisin ang Calamba City kung kayo po ang mahahalal na congressman? Ano po ang maitutulong nyo to address this issue? The first issue is that naging basurahan bang Calamba? Hindi po, that is false. That is totally false. Ang totoo po niyan, yung Calamba, meron po kaming tinatawag na landfill, no? Inayos na nga po 'yan. Ang totoo po niyan, nung panahon na buhay po yung mayor ng Talawan, si Tony Halili, nung panahon na 'yon, nagtatapon nga sila sa Calamba. But pinasara na po namin 'yon. At ang naging pag-uusap namin, since wala silang waste management, maghati kami kayo yung area po namin sa boundary po ng Talawan at ng Calamba kasi shared po yun. Kumbaga shared yung area namin na sa boundary mismo, sa Laurel, sa KNLO, para itapon doon yung basura ng respective towns namin. Kasi alam niyo po, ang problema ng basura, everybody needs it but nobody wants it. Kahit maghapot kami ng maghapot ng basura, saan naman ho namin inalagay yun? Alright, Mayor, next issue. 5 taon nang nakatiwangwang ang Jose Rizal Coliseum na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso na inutang ng city government sa land bank sa ilalim ng inyong administrasyon. Diretsahang tanong, ano na po ang nangyari rito? Dahil kawawa naman daw po ang mga kalambenyo na nagbabayad ng interes para sa Coliseum pero hindi naman napapakinabangan. Ito lang po ang gusto kong sagutin dyan. When we agreed on that Coliseum, they also signed it. Kasama si Vice Mayor dyan, kasama silang lahat dyan. Ang nangyari po dyan, yung 3 years na yon, 2 years po nawala sa amin because of the pandemic. Remember, tandaan nyo po, nung panahon ng pandemic, nagbawal po ng construction. Yung nagbawal po ng construction, almost na-delay kami dahil sa mga, yung iba po mga ini-import, yung ibang mga trabahador, nawala. Pero ngayon, halos matatapos na po. This year, matatapos na po yun. You know, kaya po siya sinasabing 5 years, 2 years na wala doon sa construction time namin because of the pandemic. Lahat naman po na hold. Wala naman, may gusto naman po ng lockdown, pero na-lockdown po. Yung mga workers, lumipat po, nagsipag-uwian po sa kanilang mga probinsya. Okay. Doon po ganun kadaling magtapos. So, ang mahalaga doon ay matatapos na finally. This okay. year. Nitong 2020, Mayor, dumami raw po yung bilang ng informal settlers na karamihan sa mga ito ay nakatira sa mga mapanganib na lugar tulad ng tabi ng Riles, tabi ng Sapa, at Baybaylawa ng Laguna. Diretsahang tanong, paano po makatutulong ang isang Congressman Chipeco sa relokasyon ng mga kababayan natin sa Calamba City? Dahil alam niyo po, ito nga po isang perennial problem namin. Since maunlad po ang Calamba, marami pong mga negosyo dito, marami mga pesa zones, factory, kami po ang isa sa malaking nagbibigay ng employment sa buong region. Kasama po ang Calamba sa pinakamataas na nagbibigay ng employment. So pag nagbibigay kami ng employment, natural, marami po nagmamigrate po sa Calamba. Okay, so isang issue po totoo yun. At hindi naman namin pwedeng pagbawal yung pag-migrate ng tao dito sa Calamba kasi bawal po sa constitution po ito. No? So ngayon, yung mga sinasabi nilang, yung mga informal letters, gumagawa na po kami ng parang, in fact, ang dami na po namin relocation sites. No? Marami na po kami relocation sites na pinatayo, na pinalipat, at nagpapatayo pa ulit ngayon. Ang problema lang, yung paglipat ng tao sa amin, mas marami doon sa nabibigyan namin ng pabahay. Talagang it's a perennial problem of developing areas such as Calamba, Cavite, or even Laguna, no? Even Batangas. Kasi nga, nagbibigay kami ng mataas ng employment dito po sa aming bayan. Eh kung wala po kaming employment dito, sigurado ako walang pupunta sa Calamba eh. No? So yung pagtaas ng development ng isang lugar, ang karatig na problema niya ay migration of people, basura, population increase. So talagang ganun po yun. Pero tinatry namin na masolusyonan niya, pero hindi po kaya ng isang tao yan. Nakita ko na po problema dyan. Sa lupa, sa pondo, ang kailangan namin ng tulong talaga, yung tatawag na Department of Housing.
na mabigyan kami ng pondo para po mapagpagawa yung bahay at yung financing sa mga mag-a-avail ng kabahay na yan. Okay, next issue po, Mayor. Isa sa tinaguri ang pinakamayamang lungsod sa bansa, ang Calamba, subalit wala po kayong sariling ospital na maituturing. Diretsahang tanong, magkakaroon na po ba ng sariling ospital ang Calamba kung kayo ay mauupo naman sa Kongreso? Yun naman po ang gusto kong sabihin sa inyo. May ospital po kami, pinagagawa na po namin, almost nasa 60% na po. May picture po kami. No? Kasi alam niyo po, ang naging problema po dyan ay yung tao, yung mismong mga doktor at saka mga nurses. I don't want to just build the building without agreeing to people who will help us manage it. Kasi alam naman natin, pag LGU initiated ng mga ospital na yan, nagiging problema, nurses, doctors. So nung nagkaroon na po kami ng humingi po kami ng tulong sa mga local namin, ng mga doctors and nurses, na nagkaroon naman po kami ng agreement. But remember, this is still a public hospital. Kami pa rin ang majority ng director dito. Kami pa rin ang magdidikta ng presyo. Uh-huh. Ang kailangan namin, may mag-doktor sa amin at may mag-nurse sa amin kasi very scarce ang supply ngayon ng nurses and doctors. Pero yung hospital po, to make it clear, pinagagawa na po yan. Sila po, kasama po sila sa nag-approve ng budget. Nung kami po nagkaroon ng inauguration, kasama rin po sila sa picture taking. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi nilang walang hospital. Because they were there when we opened it. At ngayon, kung makikita niyo yung pictures also, talagang abilis po ng construction ng hospital namin. So this is just misinformation again. No? Huwag naman nila sabihin walang hospital. Ginagawa na po, kasama po sila doon nung inaprubahan namin. We'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. Welcome back. You're still watching All Politics is Local with us, Calamba, Laguna Mayor Timmy Chipeco. At dumako na po tayo, Mayor, sa ating ultimate challenge. Bukod po sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, kilala ang lungsod ng Calamba sa salo-salo ng kakaning kalambenyo. Masasarap po ang kakaning dyan. Kung saan taon-taon ay nagsasalo-salo po ang mga kalambenyo sa mga lutuing Pilipino gayang ng mga kakanin na dyan ang puto, suman, kutsinta, shingaling. Kasamang shingaling. Pati tinola na paborito ni Rizal. Ayan. Ngayon po, Mayor, magbibigay po kami ng pangalan ng ilang personalidad. Kung sila po ang magiging bisita ninyo sa salo-salo, ano pong inyong ihahain sa kanila at bakit? Dahil mas marami naman po talaga ang kakanin dyan, pwede po nating limitahan sa iba't ibang klaseng kakanin. Ano po, unang bibisita po sa inyo at inyong hahainan ng anong klaseng kakanin si Pangulong Rodrigo Duterte at bakit yun po ang ihahain nyo sa kanya? Actually, naisip ko na nga yan, pero hindi kakanin ang bibigay ko kay Rodrigo. Pero kilala ang Laguna sa Bukopay. Yes, Bukopay. Bakit Bukopay? Kasi sa Bukopay, matigas yung shell pero malambot sa loob. At ganun po ba ang inyong pagkakakilala kay Pangulong Duterte? Alam nyo kasi, naiintindihan ko siya bilang mayor. Sometimes you really have to be tough. Mm-hmm. Tough and soft at heart. Kasi alam nyo, kung magiging leader, you have to be decisive. And that's how a leader should be. Kailangan marunong gumawa ng desisyon. Mm-hmm. But
if dumating na sa situation that, you know, meron talagang mga malalambot na problema, you have to have a soft heart. You have to understand people. Eh. Kaya naiintindihan ko siya kasi pinagdadaanan ko yung pagiging mayor na nare-realize ko, tama yung ginagawa ni Presidente. You have to make decisions, tough decisions. Mm-hmm. But kailangan ko ang puso mo. Okay, so buko pay kay Pangulong Duterte. Eh kay VP Lenny Robredo, anong iahain ninyo? Sapin-sapin. Bakit sapin-sapin? Bakit? Makulay na sapin, makulay ang sapin-sapin. Makulay ang buhay niya, pink. Si Ferdinand Marcos Jr. Alam ko yan, puto bongbong. Puto bongbong. Ganun lang po ba yung kasimple? Ayun, puto bongbong. Councilor Charis Ann Alcantara, isa po sa inyong makakalaban. Katunggali po. Makakatapat. Katunggali. Ibigyan mo na lang siya ng offer ko sa kanya ang puto. Kasi ang puto, sign of peace. Sign of peace ang puto. Okay, ang susunod na personality, eto, kilalang-kilala mo ito, Timmy Chipeco. Ako? Siguro, mahilig din ako doon sa kalamay. Yung tinatawag namin kalamay dito. Yeah. Bakit kalamay? Kalamay sa amin, parang ano yan eh, yung matamis. Oh. Matamis, malambot, sticky. Malagkit, kung makatingin. Panghuli na lamang po, bakit kayo po ang karapat-dapat na mahalal na kinatawan ng Lone District po ng Calamba? Well, naniniwala naman ako at lahat naman ng tao may karapatan, manungkot lang. At kung titingnan po natin sa akin mga pong kwalifikasyon, eh, unang-una, isa po ako nakakaintindi sa batas bilang abogado. Kapag-aral po tayo dyan. At ako po ay nanggaling na rin po sa Kongreso. Marami na po akong experience sa Kongreso. Ang importante po dyan kasi dalawa po ang Kongres, eh, di ba? Dalawa po ang function niya. Number one, yung legislative work na gagawin po natin, eh, dapat may mga position tayo at mga iko-contribute sa national nating government. Pero yung pangalawa po, yung tinatawag na constituency services. So, we will try to get, you know, yung tulong ng national government such as programs and funds so that may baba natin dito sa aming distrito because that is also part of our job, you know, to improve our district, to improve the lives of people. Kung makakakuha kami ng scholarship sa DepEd, makakuha kami ng pondo sa Department of Housing para sa pabahay, makakuha kami ng SANEA, National Electrification Commission, ng pondo para sa electrification programs, Department of Energy. So itong mga bagay na ito, makakatulong sa pag-iimprove ng buhay ng tao dito sa aming lugar. Right. So these things, napagdaanan ko na, I know how to do it. Yun po ang magiging advantage ko if they elect me as their congressman. Alright, thank you for joining us, Calamba, Laguna Mayor Timmy Chipeco. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Calamba, Laguna, you decide. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local.